Ito. Laking bayabas. Noong dalaga pa ako, may tanim kami doon sa ano, bahay ni Lula na malaking bayabas. May malalaking bunga na bayabas o may kunting ano o dito. Kailangan itong alisin po. Hindi naman to, hindi naman sira itong part na ito. May asin. Meron din tayong may uod. Kailangan pag nag hawak ka ng kutsilyo, talagang ayusin mo para hindi ma ano yung kamay mo, at that sayang may uod siya. Pero pwede lang dito lang din kunin mo kasi mga nandito yung vitamin sa malapit sa skin. Namimiss ko kasi magkain ng ganito kasi aside from may malakas na vitamin C ito, maraming vitamin C, namimiss ko yung dati na marami kaming bayabas at malalaki ang bunga, tapos binabalot lang namin yan ng newspaper or plastic na kailangan butasan yung sa ilalim para yung ulan hindi siya magpundo. Kasi pag maulan, yung tubig magpundo doon sa may cellophane at malalanta yung bayabas mo. So ito, ngayon, look at this. Sarap. I-dip natin sa asin. Sarap. Ang laki-laki. Ang isang ganito, 1 kilo na. Yun sa amin dati, aabot ng 2 kilos yung isang bunga. Parang kasing laki ng ulo mo. Meron pang mas malaki pa. Talaga. Kasi itong ano ito, bayabas na ito, parang Amerikano. Pag sa mga Bisaya pati natawag ito, bayabas ng mga Amerikano. Crunchy. Very crunchy and juicy. Ito, maraming vitamin C. So, kailangan pagkakain ka nito, kakain ka muna ng kanin. Kasi, pag walang laman ng tiyan mo, mangasim ka. Maasim-asim man. More on vitamin C. Ganyan. Dati, yung asin, nilagyan ko ng sili. Pero, mas masarap. May nangangagat pag kinakagat mo din. So, kagat-kagatan lang din yung style. Bye.